Dahil kasi tabi-tabi po ang bahay dito. Ayaw po na maingay ng kapitbahay namin. Ngayon po, ito po, may nag-request po sa atin na isa natin mga kaibigan din, si Sir Shi. Matagal niya na request ito. Ang pagluluto ng kung paano daw magluto ng kung paano ako, ano ang version ko sa paksing na lechon. Ngayon, yun po ating lulutuin ngayon. Ito po siya. Higit isang kilo po ito. Ano ito eh? Yung hita. Yung puno ng hita dito. Yan siya eh. Ngayon, ang gagamitin po natin sa pagpapaksiw na lechon, ito pong paminta, bawang, laurel, sibuyas, toyo, sugar, asin, at saka suka. Tsaka ito pong sauce niya. Ngayon, gagawin po natin, hiwa-hiwain na po natin siya. Siya ay ating ipapaksin. Lagyan na natin si balat dyan. Napakasarap po nitong balat sa paksin. Yan po eh, hahanap-hanapin nyo. Sana magustuhan nyo yung version ko ng paksin na lechon. Yan. Napakasimple lang po nito. Sasabihin nyo, pag natikman nyo na at nailuto nyo yung version ko, napakasimple pala pero masarap. Kasi marami na pong style ako niluto nito na version na different nga. Masarap pero nung matuklasan ko ito, masarap. Ito po, pag natikman nyo ito, simple-simple lang din. Basta importante po pag niluto kayo, lalo mga karne, dahan-dahan lang po ang apoy. Kasi para mapalabas natin yung katas niya at masarap siya. Yung si buntot, masarap yan. Ngayon, hihiwain natin siya ng magandang hiwa. Ako, ang sarap po nito. Lagay ko na po siya dyan. Tinikman ko po ito, napakasarap. Grabe. Ganyan lang po ang hiwa. Ganyan. Ang tamang laki lang po. Hindi naman masyadong maliit. Hindi naman masyadong malaki. Ang tama lang na isang sandok mo eh masisihang ka. Ay, talagay po natin. Malinis po si kamay ko. Ibilid natin siya at mimix natin siya. Magandang gawing hamon eh, yung leg. Yan, mabibigyan ko po kayo ng magandang idea. Kasi alam ko, pag din yung New Year, nag-lechon tayo mga Pilipino. Ang mga leftover, magagawa po natin siyang paksiw o sisig. Sisig na lechon. Eh, masarap po yun, lalo yung sa utak. Kukunin yung utak. Ilalagay nyo sa sisig nyo. Gagawin po natin yan. Pero makabagong taon na po kasi maglilitsyon din kami. Kukunin ko yung utak ng baboy. Masarap yung sa sisig. O, eto po. Nahimay na natin. Titira na lang natin to sa ating kapamilya. Na sila Sam. Eto na po siya. Yung nakuha ko. Bali, siguro po kapatak lang po ng isang kilo. Imimix po natin muna siya. Kakamayin ko na po ang kasi malinis na hugas na ang kamay para maganda ang setting ng pagpapakulo natin. Ayan, ganyan po siya. Ngayon, eto po. Ilalagay na po natin ang ating mga ingredients. Lagyan na po natin siya ng pamintang yung binasag lang. Hindi siya yung durog na durog. Ganyan po siya, binasag lang. Ngayon, marami po siyang bawang. Kailangan maraming bawang.
at sibuyas. Maglalaban po ang mga sibuyas dyan. Tatlong maliliit po ito. Pwede na yung mga dalawa. Yan. Tapos, laurel po. Hindi po tayo nagigisa. Sangkot siya po uli. Yan po. Dati ginigisa ko po eh. Masarap siya, pero mas nagustuhan ko ito. Masusubukan nyo rin. Ngayon, huli po natin itong ilalagay. Lalagyan na po natin siya. 1 cup po itong sugar, itong vinegar sa 1 kilo. Ayan na siya. Kailangan po marunong kayo magbalanse ng paksiw na lechon. Kasi, kailangan ng paksiw na lechon nang ibabaw yung asim at tamis niya at alat maglalaban. Ngayon, may nakaready po tayong toyo o soy sauce. Tapos, sugar. Kung kulang sa tamis mamaya, additional po natin. At saka asin. Ito, maglagay na po tayo ng asin. Alam niyo naman po, di tayo naglalagay ng mga bechen. Asin. Ngayon, matabang siya. Ayan, mga 1 kutsara lang po. 1 tablespoon. Ngayon, low fire lang po ulit. Mahina lang po. Ganyan lang po tayo mag-gawa ng paksi na lechon. Eh ako, sa amoy pa lang eh, nagugutom na. Atin siyang tatakpan. Kailangan po talaga tiyaga ang pagluluto nito dahil pakakatasin natin ang sariling katas na lechon para magkaroon siya ng sauce. Sabaw. Yan po. Pagawin natin. Balikan natin mamaya ulit. Eto na po mga kaibigan. Nakaka 30 minutos na, 30 minutes na. Tignan nyo, oh, nagsabaw na siya. Dahan-dahan lang po ako niya. Nasa number 2 lang siya, yung heat niya. Ngayon, mabango na siya. Amoy paksiw na lechon na. Sinaluto na yung ingredient. Chicken po natin siya. Oops. Nilagay ko po yung pinakapaa. Hinabol ko po siya. Kasi paborito ko yan. Mamaya kakainin ko yan. Haluin. Pwede na po natin siyang haluin. Hindi na mahihilaw si suka. Tingnan nyo, nagsabaw. Wala naman ako yung sinasabaw. Kundi yung 1 cup na ano lang po siya. Suka. Yan. Basta po maraming sibuyas, maraming bawang. Papailalim ko ito. Sarap nito. Paato eh. Tutulo na naman laway ko nito. Wala na po kayo. Yan. Medyo lutuin pa po natin ng konti. Pero titikman ko na po yung alat niya. Kasi nilagyan ko siyang konting asin. Titikman po natin yung alat niya. Tingnan nyo yung sabaw niya, oh. Suka lang lagay ko. Tingnan nyo, oh. Nag-ano siya. Hindi po kailangan marami sabaw na lalagay natin yun. Tikman ko lang. Sarap. Kulang sa alat. Dagdagan natin. Ayan, ito po. Sink at saka toyo. Hindi natin siya ilalagay yung toyo. Mga 3 tablespoons. Ayan po siya. Sa tamis po, mamaya natin siya titikman pag nailagay na natin yung pinakasarsa niya. Ngayon, babalansehin muna natin yung alat at saka asin. Pag balance na po alat at asin, lalagay na po natin yung sauce niya. Ay, ang ganda. Napakasarap po nitong paksiko na to. Sasabihin nyo, totoo pala lahat ng luto ko. Simple, pero ang sarap. Tikman ko po uli, ah. Tama na po yung alat at saka asin. Pwede ko na po siyang ilagay. Kasi naka 30 minutes na siya. Ngayon, hindi po natin siya ilalagay lahat. Baka sumobra. Malunod sa sarsa. Kalahati lang po nito. Kasi hindi po siya masarap yung masyadong maraming sarsa na parang nalulunod. Yung tamang-tama lang po na parang naghahabol kayo ng sarsa sa sarap. Uy, tingnan niyo po naman.
Napakabango. Grabe. Magkakamay na kaya ako nito. Bahala na naman si Batman ito. Naku, ang ingay ng aking alaga. Nakulong sa labas. Ayan. Tingnan nyo, tama lang. Dadandahanin nyo po ang lagay ng salsa. Ngayon, pakuluan muna natin siya ng mga dalawang kulo para maabsorb ng laman yung salsa niya. Balikan po natin siya after 10 minutes. Okay. Nagay dito. Atip po si chicken. Wow! Ayan. Ang bango-bango. Siko, nagutom na ako. Tama-tama. Titikman ko po siya. Naninikit na siya. Sabi ko sa inyo, pag nilagay ng maaga ang sarsa, maninikit. Pero ito, tama-tama lang. Titikman natin siya. Sarap. Grabe. Balance ng asin, tamis, alak. Ngayon na po siya. Patayin ko na po siya. Sandukin po natin na ang ating paksiw na lechon. Ito po. Hinamol ko talaga yung leg. Eh, kasarap po niya. Ito po siya. Oops. Oops. Tapos yung mga balat-balat po niya, ang sarap sa paksiw. Pag nag-lechon kayo ngayong Pasko, New Year, may idea na kayo ng masarap na paksiw. Ayan. Tingnan niyo, wala siyang salsa masyado. Dinagdagan ko pa po ng konti yan. Pero nasa inyo na po yun. Tulo ng hilaway ko. Well, mga kaibigan, eating portion na po. Ako po'y laway na talaga. Kasi talaga ang sarap. Ngayon, uunahin po natin kainin itong paa. Naka, favorite ko po yung legs na yan eh. Yung pinakapaan niya talaga, binigay ko kayo po. Wak! Naku, baka po magkamay ako. Pahala na po kayo si Batman. Naku, ito po yung the best paksiw na lechon. Subukan nyo po at sasabihin nyo talagang lahat ng luto ko napakasimple pero ang sasarap po naman. Nakita mo, tinatambakan na. Parang ayaw na magbigay. Unang subo po, wala muna pong batian ngayon kasi medyo pagod ang inyong prinsesa ng kusina at ako'y nagpintura. Nagpintura doon sa bila po na nabakante po ng isang pinto ng paupahan. Eh, naka 11 years naman yung umuupa. Ang tagal naman ako hindi na-renovate ngayon lang. Kaya pintura ko at saka yung umuupa. Mabait. Eh, kamag-anak ni Batman yung umuupa. Ito. Unang subo sa inyo lahat. Sana magustuhan nyo ito. Ngayon, wala masyadong story kasi nga pagod yung lola nyo. Eh. Pagod. Ito po, para sa inyo lahat. Kain muna kayo. Kaya naman napakasarap ko talaga nito. Ewan ko lang. Bahala na. Eh, tingnan nyo naman. Nagmumura na yung mga donut ko dito. Oh. Dati po wala yan kahit nakaupo ako. Eh nga, nakatayo ako. May donut pa rin. Bahala na. Yung mga alaga ko. Hindi, ayaw ko salita. Si po asin niya. Ang paksiw po na lechon. Kailangan magbalansi ang asin, tamis, alat. Ang sarap. Grabe. Hindi ba kang nagpapagana pa? Pwede na. Pero ang sarap. Fresh na fresh. Kaya sarap-sarap naman. Bahala na kayo.
magpapagana pa. Ito, kilawin dinis po. Mga kalaban yata, ito yung Batman. Bahala na. Ang appetizer. Lami. Ay, kangan mga Bisaya, lami. Ang sarap. Pero raw po yan, nakakatakot. Pero masarap. Paborito ng isa kong anak yan, kaya nagawa ako. Pero ako, ito, mas gusto ko siya. Kasi asim na to, may asim na okay lang sa akin to. Eh, nagbilin yung anak ko. Sabi niya, gusto ko yung kilawin dilis. Kaya ayan po. Pero ako ito, balance na sa akin. Ito na. Napakasarap po talaga. Tamo ah, parang wala yata akong gana. Tingnan niyo oh. Wala akong kagana-gana. Parang aagawa, kumuha agad ng karami-rami. Eh kasi naman napakasarap. Yung alalay ni Batman, kasama ko sana sa eating portion. Eh nahiya. Binigyan ko na lang po na isang ganyan. O, dala doon para makatingin doon yung mga pamangkin niya. Eh, kumakain na kasalukuyan yun. Sabi niya, panonoorin na lang doon niya ito sa ano, sa YouTube. Sabi ko, ayaw mo makita ka doon. Nahiya. Ang gawin niyo sa New Year, karamihan sa ating mga Pilipino nagluluto ng lechon, naglilechon. Palagyan nyo ang tanglad sa loob. At saka asin lang, paminta. At saka yung lick. Pag nilitsyon yun, tanglad, lick, paminta. At saka asin lang. Tapos yung mga ulo po niyan, isave niyo yung utak niya, gawin yung sisig. Ito po ang the best sisig, yung lechon. Yung mga ulo, tenga-tenga, at saka yung utak. Ganun po ang gagawin ko. Ay, asarap po nun, grabe. Ay, nako. Isko, high blood na yata ako. Walang takot, ano mo? Bahala na nga si Bata. Kaya nag-alternate po ako. Pagkatapos yun itong ganito, nagulay-gulay, isda naman ako. Mahirap na, no? Baka hindi na tayo makapag-video ng mga bit meat o mga baboy o ano, puro gulay-isda na lang. E manawa kayo. Kaya kailangan balanced diet ng inyong prinsesa. Ito, pampaganda ng takbo ng dugo. Maanghang pero ang sarap. Ako, yung unti-unti ko, dalot pa doon, ako lang kakain, may mga high blood sila. At saka kami nila sa grabe. Grabe ang hangin yan. Ano ko sana, Bicol Express ko yun. Kaya lang gano'n na sa oras. Matindi ka, ha? Hindi mo ako pinatawad, ha? Gusto mo talaga magpanay-panay subo para mawala ang hang sa bibig ko, ha? Ang labi mo talaga ang hang. Dynamite to ito, ha? Baka mawala na akong gana, sobrang ahang. Ang sarap. Kari. Ang balat, yun ang balat. Ang lutong-lutong po niya ngayon na. Kahapon pala. Nalagay ko sa rep. Para nga ako ipapaksi ko, pakikita ko sa inyo. Galing po kami Bulacan eh. Pinakita ko sa inyo dun yung aking munting rest house. Magubat. Hindi muna ako nagpunta dun sa ano. Kaya hindi ko muna maipakita sa inyo yung mga sampalo ko imported din. Nagaling Bangkok yung binhinol. At saka yung manggapol ko sa Tumanak tawag nun. Ang dam kaya hanggang dito. Eh baka mamaya ako nakapalupot na isa ko sa akin, lululong na ako, hindi ko pa alam. Ay, karami ho kaya doon. Kasi tag-ulan ngayon, pag nagbahaan sa ilog, eh ilog ho yun, tabi ilog eh. Makawayan pa. May mga mahugin ni pang tanim doon. Eh, doon lang sila. Kakapit na sila pag malakas ang agos. Tentain po natin magtagaraw. Matutuyo yung mga dahon. Kapalilinisan ko. Yan, naipasyal ko na kayo. Pero hindi pa lahat-lahat. Ang dami-dami. Mas maganda pampasyalan doon. Nung tumana nga, hindi niyo pa nakita. Eh. Kaya mga sampalo ko doon. Nagaganda ng sampalo ko. Ang mahanga talaga. Sarap ah. Eh po. Meron pa akong paan ito eh.
Ang gagawin ko sa paa, sisiga ko sa bayabas, sa sitaw, tsaka down ceiling. Ay, pagkasarap po ng grabe. Isa ho yan sa mga specialty ng mga Bulacan. Nueva Ecija. Tsaka yung mga Kapampangan po, mahilig din sa mga sinigang sa bayabas. Eh, masarap po yan sa paa ng litsong. Ay, may tinabi po ako dyan. Iluluto po natin yan. Ano ba na inigit? Tama, maganda. Gawin niyo lang yung ginawa ko. Simple. Ito po, ang gawin niyo po, aksidente nyo lang po yung pagkakagawa ko niyan eh. Naligo po ako, iniwanan ko ng mahina apoy. Akala ko na ilagay ko na po yung sarsa. Pero sabay-sabay suka, si paminta, si bawang, si sibuyas, at saka si laurel. Tsaka may toyo na, tsaka asin, ilagay ko na siya, tinakpan ko. Namiss kong ilagay yung sarsa. Kaya paglabas ko po, after 20 minutes, bango pa mo. Ala, sa pagtingin ko na, doon yung sarsa sa gilid, hinabol ko po. Pinatay ko na yung apoy, kasi kulo na ang kulo, tapos hinalo ko para ma-absorb niya. Ay, grabe po, ang sarap. Nagdala po ako sa salon, yung mga Pilipino rin, mga taga-body shop, pinagbibigyan po ng 3-2 piraso kasi malalaki ito pa kayo. Ang sarap naman na ikanong paksiyo mo, kakaiba. Yung tama-tama lang na hindi naglalangoy sa sabaw, ganyan lang. Paano ko niluto? Eh, noon po hindi ako nagtuturo magluto. Secret! Kaya natatawa sila, pag may nagustuhan sila, sabi ko, secret! Eh ngayon, anak ko nag-encourage, ma, i-share mo. Pwede, i-share ko na. Enjoy naman na po ako sa buhay ko, nakuha ko na yung gusto sa buhay ko. Eh, yun po, gawin niyo. Unahin niyo yung ganon, kasi kung isasabihin niyo yung sarsa, sa pagbuboil na ganyan, yung karne ng lechon, may juice pa siya sa loob. Hindi niya mailalabas. Yung extract na, kasi pag hindi kasama tong, yung sasa na ganun, nailalabas niya yung juice ng karne. Yung extract ng lasa ng meat niya, lumalabas pa. Dahil yung pagkakalitsyon niya, malinam na po yun. Ngayon, then, lumabas na siya, nagblend na lahat mga sangkap, saan ipatong si sarsa. Ang sarap. Grabe. Kita niyo ako o ito. Ang dami kong kinuha. Tatakbo na naman ako doon. Talaga. Hindi. Dahil sa ako nagluto, siguro naman na sasubukan nyo na yung mga pagkain yung sinishep siya. Napaka-simple lang. Kasi sinubukan mo na rin po yung mga kaldereta niya na maraming nilalagay. May mga ure-uregano, may kung ano-ano. Hindi po ako satisfied. Mas gusto ko yung dating simple lang, lumalabas yung natural na aroma ng lasa ng pinalalabas mong paldareta o beefsteak. Yun lang po ang sasabi ko. Puro simple lang iluluto ko, pero lalo gusto bulalo. Naku. Nagkaroon po ako ng mga kaibigan ng mga tennis courts noon. Eh, sa Oman po kasi, pag Ramadan, pinamimigay yung mga legs ng ano, mga bulalo. Ang dami naman. Ang gagawin ko po, ipipreserve ko. Eh, kaibigan ko yung mga taga-alper. Sabihin ko, eh, naka-preserve to. Sabi ko, ikat mo doon sa akin. Yung mga cutting machine nila, ang lalaki, ang lalaki talaga. Parang buo yung utak. Hindi po naman tatagal. Kahit palakulin ko, hindi mapapalakulin. Sabi ko, ano, kukuha lang ko ng gusto ko. Lahat sa inyo yan. Ako, tuwan-tuwa. Kasi may preser ako doon. Darating na nga ako luganisa. To sino doon. Dahil meron akong kaibigan na may mga karni silang nagagaling sa palasyo, pinamimigay na yung kusinero kasi yung asawa niya doon, pinamimigay yung mga karni ng mga baka, ginagawa ko siya ng kusino, kaya may freezer ako. Doon ko nalagay marami. Eto na, di nagkages ako. Hindi ako napapahiya, lagi ako maraming stock ng mga karni-karni, pero hindi ako para sa akin, sa mga kaibigan ko, doon pa lang pinagtitikin. Nagbulalo po ako. Natikman nila yung bulala ko. Sabi nila, napaka-simple. Wala kang nilagay na ganito, wala kang nilagay na ganun. Sa amoy parang, di pa nila nakikita, nilalabas ko pala sa bono. Nawala ang mga kalasingan nila kasi after mag-tennis po sila, nag-iinuman sila sa bahay, mga taga-Oman Air, mga stewardess, nag-tennis, tapos yung mga coach nila doon, yung mga costume nag-stewardess sa Oman Air, sa salon. Sabi ko, sige doon kayo. Aba, napaka-sarap po. Hindi sa inaano ko, makikita nyo, magluluto tayo niya. May nag-request na yun. Ayoko sana magluto kasi marami na kakunag-post ng anak. Ang mami, sabi ng anak ko,
excuse, kakaiba yung bulalo mo. Kakaiba. Lahat ng nakalasa, kakaiba. Hindi siya masyadong marikado, hindi siya maraming katulad ng pagluluto ko. Simple lang. Pero mawawala ang lasin mo. Makakalimutan mo yung lasin mo talaga. Ang sarap. Ang sarap naman. Pero ito talaga, ang tagal, bago ako sumubukas, inintay kong mawala. Ayoko yan. Gusto ko yung puno, hindi masyadong maanghal. Ang dulo pala. Kasi pag nanon, grabe po ang anghal. Ito tama lang. Ang lutong-luto kong sarap. Halina na po kayo kumayon. Pasensya na po, wala tayong shout out ngayon. Medyo nag-busy po ako, hindi ako nakapaglista ng mga nagpapa-request. Eh, galing po kami ng Bulacan kahapon, tapos nagpintura ako kanina ng umaga nga. Pagod na pagod, buti nga po, nakapagluto pa ang muna, eh gutom na gutom ako. Sabi ko, eh anak ko, ititreat daw ako bukas. Kasi nga, dibo ko po. Dibo ko na po bukas. Sabi niya, ma'am, eh dibo mo, ititreat kita kaya hindi pa ako makapag. Nakapinili ko iluto ngayon. Ay, pwede bang ma'am maiwan yan? Sarap-sarap. Ito na. Nakakamain ko na, ha? Ang sarap na lang. Naku, mga litid-litid na yan, mga balat-balat niya, napakasarap na mo. Pasensya na. Ang sarap-sarap na. Mabibis niyo talaga ang Pilipinas. Sa paan ang mga litso na ganyan. Pero alam mo, sa ibang basa, nag-litso ba? Naku, ito po yung pinakamasarap sa pati. Ito po talaga ang pinakamasarap. Itong gustong-gusto ko yung mga litid-litid na lumambot. Ang sarap po. Sa inyo na po ito. Baka sabihin nyo naman, takot-tako ko naman. Hindi naman obis. Mamap. Grabe. Magagalit yung mga alaga ko kasi kanila dapat 12. May tinira naman ako sa kanila. Kasi na nilalaro ito, eh ako gusto ko rin. Yan siya ng mga baby ko, ha? Tayo lang kakain yan, yung dalawang kuya nyo. Mga high blood. Ako lang kakain ito. Harap. Yan na lang kanila. Tagal ko yung mga buntot. Yung salto mo, talaga yan. Hindi na ako nagpahalata sa inyo, pero maluha-luha ako at parang sumuot yung ahang sa tenga ko. Grabe. Ang sarap. Ang sarap. Ito. Sa inyo na lang, oh. Ang sarap na, oh. Butong malambot niya, nihiwalay na, ang sarap, grabe. Alam niyo po, gustong-gusto ko pa kumuha, kukuha ko talaga. Pag-try niyo na lang po ako si Batman eh. Dumating mamaya, magdala ng pangondra. Eh, napakasarap po, ano magagawa ko. Itangkita niyo naman. Yun nga po mga kapatid ko, ito, chichismis ko sa inyo. Shishete ko sa inyo. Every year po, nagbabakasyon ako. Kung mamili po ako, bibili ko ng ulo. Ililitsyon ko yung ulo na yan. Tsaka yung pata, magagawa ko crispy pata. Bibili rin ako yung mga chicharong bulaklak, yung mga bagay na nagbubupis ako. Tapos yung mga, yung bituka na yan, nagbabarbecue ako. Sabi ng kuya ko, ba't nagluluto ka niyan? Sabi niya, yung high blood mo, baka, parang ina-assume nila may high blood na ako. Yung high blood mo, baka atakihin ka. Sabi ko, sawa ng Diyos, wala. Sabi ko, eh, sasarap eh, kakana. Yun ang akala niyo, marami ko istang masarap na pagkain. Yan, yung sinasabi niya yan. Pero hindi ko kinakain araw-araw. Pag may bisita lang, yun, titikim ako once a week, gano'n. Hindi nila akalain na ako'y gulay, isda, hindi ako nawawala ng, yun nga, yung malunggay. Na niluluto ko sa umang. Ay, di, eto. Eh, ba't eka, bumili ka ng ganyang karami? Eh, parang patikipin ko kayo ng mga masasarap pong luto. Eh, high blood ako eh. Diabetic ako eh. Eh, ba't kumakain kayo ng ganyang-ganyang pa eh. Hindi mapigil eh. Kami lang.
on. Kita mo sila lahat, ganun. Wala. Yung isa namang kapatid kong babae, hinuhuli ako, yung ate ko, si ate Sinay. Sabi niya, anong tinitake mo sa high blood mo? Bakit ako kung magtitake ng ano sa high blood? Wala na akong high blood. Hindi nga. Abay, bakit ako magluloko? Kasi sila hindi na nila makain. Pagkakakain sila, kapraso lang meron sila, iinumin ako ano. Eh, kaya ako, ito, ang dami kong kinain ngayon. Siguro dudukutin ko yung bawang. Pag-kontra, yun yung binuro kong bawang sa sili, yun lang tatlong butil nung kakainin ko mamaya. Di ba, yun ang hininga ko ang may gas. Kaya at least, pag natulog ako, hindi ako matatakot na ano. Ah, baka bigla-bigla, hindi ko ba? Sarap eh. Dibo ko na bukas eh. Sa ganong edad, bibihira yung katultong ganito na nakakain lahat na gusto kong kainin. Di ba? Ito mo yung mga balat-balat pa, tsaka mga litig-litig pa. Kayo nga. Yeah, yung may mga high blood, pwede naman silang tumikim, matikman niya lang yung recipe kong gamit. Kahit isang piraso lang. Huwag lang aabusuhin. Ayun sila, may mga sakit lang high blood, sakit sa bato, diabetic. May ano pa ba yung sinabi ng mga sakit-sakit nila? Rheuma. Ako meron akong hindi, yung pag nalamigan, hindi naman rheuma. Pag nalamigan lang, nagme-medyas ako, yung katulad sa Bulacan, ganun. Siyempre, kumikurot-kurot, yung mga ugat-ugat na may edad na, lumabas na yung mga ugat-ugat sa paa. Pagka nalamigan yung makirot-kurot, pero hindi po rheuma. Pag nag-medyas ako, wala na. Eh, rheuma, hindi, kailangan mo inuman ng gamot para mawala. Harap naman, kayo pa. Yung lampo at itong mga kasama ko, gutom na. Ang daldal doon, daldal. Hindi ko subo na isubot na, matapos na. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako makadaldal masyado nga, medyo pagod. Sa susunod na lampo, pagpasyal natin ng Tagaytay. Nung daw tayo magluluto at kakain na. Bulalo, may ibang special bulalo. Napakasarap po kasi kumain naman yan.